So dagdagan natin dito sa third layer ng apat lang ito eh. So iwalo natin ito. Waluhin natin dito. So dito dagdagan natin ito ng 8 piraso para maging 16. So bubukasan natin uli para lalakas pa siya. So ito na po yung before and after ng ating ginawa. Please subscribe naman guys, maawa kayo sa mangke. Magandang araw po. Ito po yung laki ng burner natin, pang-i-videote, no? 2 inches. Yan, 2 inches po siya. So, gamit natin ng 2 inches. Yung butas natin dito na ginawa, yung oil destructor natin ay sa 8 piraso. 8 piraso na oil destructor. So, ang ginawa natin na itong 3.5. So, ang second layer, 8 piraso din. So, dagdagan natin dito sa third layer ng 4 lang ito. So, iwalo natin ito. Waluhin natin dito. So, dito, dagdagan natin ito ng 8 piraso para maging 16. So, bubukasan natin uli para lalakas pa siya. Yan. So, nadagdagan na po natin. Ito, naging 8 piraso na ito sa third layer. 2.5. Tapos sa taas ay 16 na piraso. Yan. Tapos dito sa gitna ay 16 piraso din na 1.5. So, ito po yung kaibahan niya. Ito na po yung apoy ng ating 56 holes na po ito. Dinagdagan natin sa third layer ng 4 na butas, so naging 8. At sa liig niya, dinagdagan din natin ng 8, naging 16 na piraso na po siya. At sa top niya, dinagyan din natin ng 16. Dinagdagan natin ng 8, so 16 na piraso. Ang liig at sa taas, 1.5. So ito na po yung before and after ng ating ginawa. Pag pinakakasa natin, sumpang lakas din siya, no? Ang ganda siya. Ang sukat nitong ating chamber ay 9 inches. 9 diameter po ang ating chamber. Pang heavy duty po ito. Ito po yung pang heavy duty ng chamber. Yan, marami po tayong putol. May tatlo pa, may dalawa pa tayong bilang. Yan, napakagandang apoy niya. Luna blue po siya, no? Alpas po yung apoy niya sa ating kawa. Ayan po, medyo maliit-liit niya kasi yung kawa natin. Pero okay na yung apoy niya kasi blue na blue na siya. So, maganda po. Medyo matagal-tagalan din tayo naka-upload, no? Kasi napaka-busy tayo natin dito sa ating bahay. So ngayon,
may nag-request na tingnan niya daw yung pang-heavy duty. So, ginawa ko. Medyo linakasa natin. Ayan. So, sa tingin ko, napakaganda na ito. Malakas po ito yung apoy niya. At aabangan natin yung kanyang pagtatapos ng kanyang apoy. So, para makita natin yung oil o so yung carbon kung matuyo. Yun din ang kailangan natin sa ating burner, na dapat pag matapos na siya, magtuyo yung flooring para pagka umagahan, madali na lang siya linisan. So yan, at titingnan natin mamaya kung aabo din yung kanya, masusunog yung kanyang carbon. So napakaganda po ng apoy niya, oh. Blue na blue, no? Okay na okay siya. Kahit painaan lang natin, so okay na okay siya. Shout out po sa ating mga kasamahan na gumagawa ng kala, no? So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtuklas tutorial sa ating natuklasan, para kung sino mong gustong mag-DIY, so makasunod po sila. So maraming salamat din po sa mga supporters natin, taga-subaybay, na laging nagsusuporta, no? Maraming salamat po sa inyo. So shout out po sa lahat ng supporters natin, at saka shout out din po sa lahat ng gumagawa ng kalan na mga kasamahan natin. Shout out po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. So hihintayin na lang po natin na maubos yung oil niya, para makita natin yung flooring niya kung masusunog ba yung carbon. So kung nakikita nyo, binibigla ko yung palakas para yung mga carbon na nanigas mag-distract ng ating oil distractor. Yan. So yan po yung technique para ma-distract yung mga carbon na manigas ng ating oil distractor. At ito, naubos na po yung oil. So far, tuyong-tuyo yung flooring, no? Naluto talaga yung oil. So ito yung hinahanap natin para pagka umagahan, madali lang nating linisan. At ito, perfect na po. Yan, maraming salamat po sa panonood. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman at click ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong mga video. Thank you!